Hello everyone and good new year. Happy new year po sa lahat ng aking mga kaibigan dito sa YouTube at sa lahat ng aking mga mahal sa buhay doon sa Pinas. And happy new year po sa inyong lahat. Ayan, 2023 na. So maligayang maligayang bati sa inyong lahat. So hello sa inyong lahat. So napaka blessed ng aking December, guys, kasi akalain niyo, around the 6th of December last year, kasi 2023 na tayo ngayon, 6th of December, yun yung time na nag-take ako ng driver's license ko. Driving test ko na talaga. So this is my very first time talaga driving here in Denmark. So ayun, hindi ako pumasa ng dalawang beses. Tapos yung pang third naman, yung pangalawa actually, guys, I haven't drive that bad. Akala ko nga papasa ako kasi I wasn't nervous at all, and I drove okay. Hindi naman siya yung tawag nito, loose valet, yung hindi ba nakakatakot naman na yung hindi ka naman nakasasagasa ng kung ano. Hindi siya serious na mistake. Pero binagsak niya pa rin ako. Which is, I cried. To be honest, naiyak talaga ako dun sa pangalawang driving exam ko. Kasi akala ko talaga, mapasa na. And it's not just about money at all. Yung parang na-stress ka sa dahil, parang iniisip mo ba na, ganito na ba talaga ako kabobo? Bakit hindi ko may pasa-pasa to? So yung pang third, dasal talaga ako ng bonggang-bongga, tapos winish ko talaga na sana yung magiging driving, yung magte-test sa akin, hindi siya gaanong kaano, yung ka-estrecto. So yun, dininig ni Lord ang aking panalangin. So December 6, pumasa ako ng aking driving exam. And then, December 8, pumasa naman ako sa aking exam sa school. And guess what? I got 12 on my science exam sa school. Pero may isang exam pa ako, guys, soon. Next week, may isang exam pa ako na natitira sa school bago ako makapag-proceed. And then, the same week, actually. December 6, pumasa ako sa aking driver's license. December 8, naka-12 ako sa aking exam sa science. And December 10, nag-transfer kami sa bahay. So ayun, napaka-blessed ko talaga. As in, parang over the top ako. Kaya super thankful talaga ako kay Lord na nangyari ito. So parang napakadaming, there's so much things to be grateful for. So ayun. Ayun yung ganap sa aking December. So, Happy New Year po sa inyong lahat. So, ayun nga, nag-house tour ako kanina. Nag-house tour ako, actually, few weeks ago. Matagal-tagal na yun, pero hindi pa siya, hindi yun kabuuan ng bahay. Ito yung house tour ko talaga na buong-buo talaga siya. And, ayun, yun yung view ng aming, ng aming bagong tiniterhan ngayon. May to siya dito, guys. May kabit-kabit to siya dito. Ayan. Kasi electric yan siya eh. Yung nasa ilalim. Electric bed to siya. Pwede mo siyang itaas yung sa ulo. Banda. Bigay pala to ng kaibigan ko. Ang pangit ng ng salamin ko. Kailangan yata ng punas. Binigyan ako ng mga clothes ng aking kaibigan kahapon. Ang dami niyang binigay, actually. Shout out sa iyo, Dailea. Maraming salamat. Ang cute ng dress na to. Hi everyone and welcome back to my channel. This is Jessa Jessin again. And this video is a full house tour of our new house here in Hason. It's
It's been raining all day, so as you can see, the ground is quite wet and also the plants outside, which is a little bit boring, and that's normally the Scandinavian weather. By the way, I am in Denmark for those of you who are new to my channel. And as you can see, the plants outside are dying, but they're actually not dying, guys. During summertime, they comes back to life. Parang mga zombie lang ba? Ganun. So, ayan. Yan yung side area ng bahay namin. At saka, dyan kami maglalagay ng ano, ng summer, yung pang-grilling kapag ka-summer. So, yan na yung napaplano ko. And then, that's the whole area. Actually, view yan siya ng ano namin, ng sala namin. Tapos may konti din siyang tubig sa ano, yan. Naliligo yung mga birds dyan kapag ka-summer. Ayan, ang dami. Those plants, guys, are actually flowers. I can't remember exactly the name, but rhododendron and horsintia, I think. So that's the name of those flowers. We probably have to trim some of them during summer, but let's see. And Drewhus yung tawag namin dyan dito. Hindi ko na maalala. Somar. Ano yung tawag niyan sa English? Kailangan talaga siyang linisin, guys. But the Drewhus itself is very, ano, strong. Maganda siya. Maganda yung ano niya, quality pa niya. And ito yung sinasabi ng biyenan ko na troll, try. Pwede siyang, ano, guys, putulin tapos ilagay sa ano, pang decoration sa loob ng bahay ba? Ngayon ko lang na-realize, meron pala kami niyan. Sa sobrang busy kasi namin, simula nung nag-transfer kami dito sa bagong bahay namin, hindi ko nakita yung buong kapaligiran talaga ng bahay, at as in, hindi ko chinek yung mga anong uri ng kahoy, anong uri ng bulaklak yung mga nandun. At saka kailangan namin maglagay ng more plant dyan, or yung mga, yung pang ano ba, parang ginagawang gate nila. Papasok yung mga masasamang espiritu dyan. Kailangan tamnan, guys. Ayan, yung makikita nyo yung white na medyo parang ano. Ayan, ano na yan siya. Pang, kapag may mga decomposed, mga compost pit yung tawag dyan. Ayan, another, ano, hindi ko alam ang tawag dyan. Basta lagayan ng mga anik-anik ng asawa ko. At saka, ayan din. Yung isa, yung mga yung nakalak. Anik-anik din niya. Yung mga heriminta niya, kung sa Bisaya pa. Yan yung motor namin at saka yung ano, trailer. Dito tayo dadaan, guys. Magsimula akong road tour naman tayo. House tour sa back area ng bahay. So, ayan yung washing area namin. Ang kalat kasi wala lang. Pagod akong maglinis eh. Pagod na akong maglinis buong ano, buong December. Tapos pupunta tayo sa kitchen. Kung napapansin nyo, nakikita nyo na to sa first video ko. A very first video that I made last time. Ayan, pero wala pa yun siyang mga ano masyado. Ayan, napaka-funny yung floor niya. Kaya kailangan namin i-renovate tong kitchen namin, guys. At napakaliit din ang refrigerator. Kaya kailangan namin yung palitan. Marami kaming naisip dyan sa kitchen. Kailangan namin palitan talaga. At saka ito din na area. Dito kami kumakain. Para siyang lock kasi, kaya kailangan namin i-half yung ano, dingding niyan. Another project. And let's move on to the rooms. Itong first na room na ino-open ko, guys, is a guest room. Dito natutulog yung anak ng asawa ko. So basically, kapag may bisita kami, dyan kayo mapupunta. Actually, computer, ano na, office sana namin yan siya eh. Actually, both office and guest room. Ito namang pangalawa is yung kwarto namin ng asawa ko. So, dyan kami natutulog. Ayan. Dyan ko ilalagay yung aking makeup, ano? Makeup mirror. May bibili mamaya yung asawa ko. Kaya, gagawin niya yan ulit. And this is the room sa anak niya na lalaki. Pero, hindi sa amin siya nakatira, guys. Ano lang, every second week lang siya sa amin. Pero, syempre, may room siya kasi sa lahat ng magkakapatid, siya yung ano eh, siya yung bumibisita talaga sa amin all the time. Ito naman yung CR, ito yung master toilet. Meron bang master toilet?
Ito yung master toilet, guys. Ayan, may pwede kayong maglangoy-langoy dyan. Gawin yung aquarium. Ayan, yung toilet. Tapos, paliguan. Tapos, yung salamin. Ayun lang. At dyan ako. Ang ganda ko, no? Sakit ang ulo ko. Masakit yung ulo ko while nag-house tour ako. So, ayan. Ayan yung paliguan. Maliit lang siya. Yung ano lang, yung ang tawag nito. Hindi ko na alam yung mga tawag sa mga English ni Anja, guys. Ayan, labas na tayo. Pakita ko sa inyo yung ano, sala namin. Ayan naman yung sala. Ayan, nakapagdragay na kami ng mga burloloy sa aming bahay. Ayan. Yan yung pinakita ko sa inyo sa labas kanina, guys. So, yan yung sala namin. A sofa on the other side and another two chair sa another side. Kailangan pa siya ng more paintings, guys, kasi parang ano, parang kulang. So, yan yung kabuuan ng sala. Pakita ko sa inyo yung Pisa stone. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, guys, sa English. Pero yung mga ano ba, magdaob ka ba? Pang sa Bisaya pa, yung magdaob kag init ba? Painit-init ba? Oh, kana siya, Ulnsto. Sa mga kaibigan kong nasa Denmark, alam nyo na, Ulnsto pala. Ulnsto. Pero, ang daming kalat dyan, guys, kasi nga, wala pa kaming time. Ayan, may basura pa nga. Ito talaga ang asawa ko. Tapos, buksan natin yung sa labas. May dart kami sa labas, guys. Pero, ayan, ang daming kalat din. Winter kasi ngayon dito, at saka, hindi kami makapaglinis sa labas. Ang lamig. Wala din talaga kaming oras. So, pakita ko na lang ulit sa inyo yan kapag finish na. Ang Pisa stone, ang pinaplano ng asawa ko is gagawin siyang bar. Parang ano ba, man cave. Which is okay lang din naman sa akin para makapag-enjoy naman siya. So, yan yung front ng house talaga. Kapag kapapasok kayo on the other side, yan yung, ano, yan yung bubungad sa inyo. Yan yung front area. Lagayan ng mga jackets nyo. And another guest toilet. Dalawa lang yung toilet namin, guys. Yung malaki at saka yung, yan yung maliit. So, ito yung, ano, guest toilet namin. Ang cute niya. Tapos mainit din sa loob. Ayan, higilit. So, yan yung guest toilet naman. Ang cute ng, ano, ng sticker. Andyan na naman ako. Ang ganda, gandang babae. So, ayan, patayin na natin ang ilaw, guys. Kasi magastos. Mahal pa naman ang kuryente ngayon dito. So, ayan lang yung, ano, yung house tour ko. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.